Hi everyone! Welcome back to our channel. In today's video, alam ko magiging controversial na naman siya. Controversial talaga, no? Kasi every time na gumagawa ako ng mga pros and cons video is parang isang beses ko lang naman siya ginawa, in fairness. Is syempre maraming kumontra dahil alam mo naman yun, hindi naman lahat ng tao is ma-appreciate or parang a-agree sa'yo, which I understand. Nung time na naghahanap ako ng video about sa pagmamigrate namin dito sa Australia, specifically sa Newcastle, is iniisip ko, gumagawa kami ng pros and cons ni Daddy. And naghahanap ako ng video sa YouTube. Kaso wala akong mahanap na video kasi siguro kasi very niche siya, hindi naman lahat ng tao or hindi naman lahat is nagmamigrate dito sa Newcastle kasi hindi siya yung parang sikat na regional city dito sa Australia. In today's video, sasabihin ko nga sa inyo yung pros and cons living in Newcastle, Australia versus naman sa Auckland, New Zealand kasi doon ako tumira. Kaya kung nagtataka kayo bakit, 'di ba? Iko-compare ko 'yun kasi nga this is based on my own personal experience. So guys, kung gusto niyo lang malaman kung ano yung pros and cons nung dalawa, then please keep on watching. Don't forget to hit the subscribe button down below kung hindi ka pa subscribe sa channel ko. Also, turn on your notification button para updated kayo kung meron akong bagong video. Disclaimer muna tayo guys, as I've mentioned na this video is based on my own personal experience. Kung meron kayong gustong i-add sa video na to, let me know in the comment section below para makatulong din tayo sa iba. And also, kung hindi naman kayo agree sa mga sinasabi ko, which is, diba, okay lang naman yun, please don't leave a comment down below na negative and also don't watch this video. So, i-click nyo na lang yung ibang video para, diba, good vibes lang tayo sa channel na to. As I've mentioned earlier, nung nasa New Zealand pa kami, ang ginawa namin ni Daddy is nag-list down kami ng pros and cons living in New Zealand versus Australia. Para sa akin, guys, ito lang naman is yung opinion ko, diba, na if you are looking at moving to Australia from New Zealand, siguro maganda na regional area yung lilipatan nyo kasi mas mababa yung cost of living compared kung sa big cities ka like Melbourne o kaya especially Sydney kasi mas mahal ang cost of living dun. So para sa amin ni Daddy na kung lilipat man kami ng Australia, ayaw talaga namin sa big city, ayaw namin sa Sydney, ayaw din namin sa Melbourne kasi nga there's no point of us moving kung pareho lang naman ang cost of living. Ang unang-unang pros, pros muna tayo o con? Ah, sige, ganito na lang, alternate. Ang unang-unang pro is higher salary. So, of course, the reason why na lumipat kami dito sa Australia, kasi kay Daddy, nagkaroon siya ng work and yung offer ng salary niya is way higher than sa New Zealand. And guys, don't think naman na sinisiraan ko yung New Zealand or whatever. I still love New Zealand, guys. Kung may option lang kami, o babalik din kami doon. May nagtanong nga sa akin eh, kung saan kami magre-retire. Ang sabi ko is gusto ni husband sa New Zealand pa rin. O, diba? Sinagot ko na yung tanong nyo na yan. Okay. And another one is cons naman tayo. So, ang cons niya, in no particular order to guys ha, kung ano lang yung naisulat ko sa libro ko, is yung medicine. Nung pagpunta pala namin dito, mas mataas pala siya. Kasi diba, na-mention ko dun sa isa kong video na si Daddy meron siyang maintenance. So, ang gamot sa New Zealand is yung maintenance niya, $5 lang. However, dito sa Australia, pag bumili siya, $13. So, yun na yung comparison. Sa maintenance naman ni Caleb, dun sa asthma niya, may bayad din. Ang alam ko sa New Zealand, parang libre yung inhaler nila. Hi! Ah, okay. O, Rosie wants to say hi. Kumakain siya ng chocolate. Oh, intermission number muna tayo. Hi! How are you, Rosie? Do you miss Rosie na? Oh, tagal na natin di nagbablog, ano? Say bye! Bye! Another pro for us naman, since na dito nga kami nakatira sa regional area, is yung
utilities, mas mababa siya compared sa New Zealand, like yung electricity. Nagbabayad kami quarterly, but I know that you can request if you want to pay monthly. Yung water, kaya hindi pa pala ako nakakagawa ng cost of living dito sa Australia kasi hindi pa kami nagbabayad ng water. So once I have that information, gagawa ko ng cost of living video. And another one is yung gas, kasi yung gas is quarterly or parang 3 months din yung billing niya. Kaya mas mura siya actually pag tinotal. And I will give you more information about it pag meron na akong video ng cost of living here in Australia, specifically sa Newcastle. Another cons naman. Hindi, alam mo, hindi naman masyado marami yung cons ko actually. So, dahil dito sa regional area kami, is feeling ko na mas mahal ang grocery. And yung mga nakakausap kong Filipino dito, especially nga yung mga Filipino food, ganyan, mas mahal. Nung isang araw nga lang, parang pumunta ako sa Filipino grocery shop dito. Bumili lang ako ng, alam mo yung mga pang sinigang mix, ganyan, patis, tapos corned beef, parang ilang peraso lang binili ko, chips, ano pa ba, parang siguro mas 6 pieces, ganun. $49 na guys, sobrang mahal. Tapos bumili pala ako ng parang laksa na paste, ganyan, $11 ata yun, hindi ko na maalala. Ay, yung corned beef, Dalimundo. Kasi gusto ko siyang i-try. $11.95, diba? Parang bumili ka na ng karne. Kaya nga, diba, sabi ko sa inyo na bihira lang ako pumunta sa Filipino store dito. Lagi ako nag-grocery sa Aldi, Woolworths, Kohl's. Recently, nag-Woolworths ako, pero mas mura pa rin sa Aldi. So, yun na nga yung ibig ko sabihin na kahit nandito ka sa regional, mahal ang grocery. So, kung i-compare ko siya, para lang siyang pareho ng New Zealand. Pero mas prefer ko pa nga yung pack and save sa New Zealand talaga. Yun lang yung cons ko ah. And this is for me. Number 3 naman na pros for me is yung benefit. Alam nyo ba guys na, di ba sabi ko nga sa inyo, ang tagal-tagal ko sa New Zealand, 10 years ako sa New Zealand, ni isang benefit wala akong natanggap nung time na yun. Even nung si Roy pa lang yung nag-work, dahil sa mababa yung threshold ng salary nila, kahit na si Roy lang at ako housewife noon, tapos isa pa lang yung anak namin, hindi kami qualified or eligible para makakuha ng benefit noong time na yon. Especially noong nag-work na kaming dalawa, wala talaga kami nakukuhang benefit. Parang ang nakukuha ko lang benefit sa New Zealand is yung tax refund ko. Benefit na ba yun? Galing din naman sa atin yun. Tapos yung donation pala ng school, kasi 'di ba pag nagbabayad tayo ng donation sa school, meron kang pwedeng i-claim. Yun naalala ko. Hindi ko alam donation ba 'yun, ganyan, kasi sa private school may tuition fee pa rin, 'di ba? 1,800 ganyan. So parang may portion noon na pwede mo siyang ma-refund, basta may fill upan ka lang na form. Kung hindi mo alam, ask mo yung school kung ano yung form na sinasabi ko. And in saying that, ang ating cons naman here in Australia, too late na nung nalaman namin kasi naghahanap na kami ng school ni Caleb nung time na yon and nakapag-inquire na kami. So upon inquiring, nagulat kami at hindi na ito bago sa inyo guys kasi nabanggit ko na siya. Hindi ko alam kung sa other video ko or sa Instagram account ko na ang tuition fee dito, yung binabayaran namin kay Caleb is 3,800 ngayon and comparing sa New Zealand, 1,800. However, another pro naman is you have the option na pwede nyo naman silang dalhin sa public school. Oh, thank you. Para syempre, wala na rin kayong problema sa pagbayad ng tuition fee. So, kanya-kanya naman tayo guys na preference kung saan nyo ipapasok yung mga anak nyo. And with regards to the activities pala, just a quick one, sa New Zealand, may mga activities din doon kasi may mga nagtatanong sa akin. Yes, meron din syempre dito if they want swimming, if they want music, pareho lang sila sa New Zealand. So may option. Tapos may common din dito sa Australia. Another pro for us, since we are living here sa regional area, is the rent is cheaper than Auckland, New Zealand. Ayan ah, hindi ko nilalahat ah, kasi may part naman ng New Zealand na mas mababa pa rin ang rent. So, as I've mentioned, diba, itong bahay namin, this is a brand new house na kami yung first na nagre-rent. Then, 3-bedroom siya, 2-bathroom.
it is $4.90 a week. And compared to sa New Zealand, siguro, kanina tumitingin ako eh, check nyo na lang sa trademe.co.nz kasi alam ko mga 3-bedroom house, compared natin siya sa Hamilton, mga 550 yung mga nakikita ko average eh. So, medyo mahal na siya, diba guys? But yeah, so we're very lucky na para sa amin, mura yung rent, but I have a friend here na sabi nila na medyo mahal na daw yung rent na $4.90 kasi before sila nung nagre-rent mga 300 plus lang daw a week. I don't know kasi wala naman ako nung time na yon, pero as of now, mas namumurahan pa kami compared sa New Zealand. Another con living in Australia, buti na lang guys, hindi ko pa nakikita. Pero meron pala akong kwento sa inyo. Alam nyo ba, nung kalilipat lang namin dito sa bahay, siguro mga 1 week pa lang kami, sa isang linggo, o diba, sa isang linggo talaga, 5 spider yung nakita namin. Buti na lang, alam yung maliliit na ano, huntsman, yun ang nakita namin. Kasi, diba, nung binilt tong bahay, 3 weeks na walang tao dito, kaya binahayan ng gagamba itong bahay. So, wala pa naman kaming nakikita ngayon na sobrang laking spider. Pero ang nakakatawa pa nito, kasi si Kuya Caleb talaga ayaw niya lumipat dito sa Australia dahil nga sa spiders. So, one time, nagising siya na may gumagapang na spider sa ulo niya. O, diba? Sabi ko, ano ba yan? Kung sino pa yung takot na takot sa spider, sila pa yung ginapangan. Kaya sinumpa ni Kuya Caleb yung kwarto niya. So, what we did is, sinabi nga namin dun sa aming landlord, tapos nagpa-spray sila dito sa bahay, na sagot naman nila, so we didn't have to pay for it. Another one pala is yung millipede, diba? Nakwento ko na dun sa isang video ko, napakadaming millipede dito, guys. As in, hindi ko alam kung bakit, ang babaho pa naman nila. But, so far, so good. Wala pa naman ako nakikitang ahas, diba? Pero guys, ang mga langaw dito, compared sa New Zealand, alam nyo ba, ang mga langaw sa New Zealand, papatayin mo na lang, is ang bagal-bagal pa. Para silang mga tanga, diba? Hindi katulad dito, yung mga langaw dito, parang langaw ng Pilipinas na palaban. Alam mo yung tipong binubugaw mo na, lumalapit pa, ganun, palaban sila talaga. Parang alam nila na yung karapatan nila daw. Ganyan. Kaya, naalala ko nung pumatay ako ng langaw sa New Zealand, yung tipong nakadapo siya sa isang lugar, no? Pag ginanun mo, patay ka agad, hindi siya lilipad. Hindi katulad dito sa Australia, at talagang hahabulin mo yung langaw, o diba? Palaban sila. Number 5 naman na pros para sa akin, kasi ako guys, sobrang lamigin ko talaga. Alam mo yun, ngayon nga, di ba, hindi ako naka-jacket, pero naka-medyas ako kasi sobrang lamigin ng paa ko. Hindi ko alam kung ako lang ba to. Let me know in the comment section below kung nakaka-relate kayo. Pero nung nasa New Zealand ako, sobrang lamig na lamig talaga ako. And para sa akin, pro ang weather dito sa Australia. The reason being is, alam niyo naman na paglamigin kayo, sanay kayo sa tropical country, like Philippines, diba? Doon tayo lumaki. Yung weather mainit. So, yung weather ngayon dito, autumn na. Pero, hindi siya kasing lamig ng New Zealand. Naalala ko nung time na yun na ganitong panahon, naka-jacket na ako, nag-heater na kami sa labas. Kaya ang taas ng bill namin sa kuryente. Pero ngayon, nakikita nyo naman, hindi ako naka-jacket. Makulimlim ngayon, pero hindi siya ganung kalamig. I really like the weather. Pero kay husband, tsaka sa mga bata, hindi sila nalalamig ang pag-summer, di ba? Ako lang yun. Kaya, sabi ko nga sa inyo, nung unang dating namin dito sa Australia, summer yung time na yun ah, na every time na lumalabas kami, alam namin nagagabihin kami. Nagdadala kami ng jacket, siguro for a week ginagawa namin yun. Kasi nga, feeling namin nasa New Zealand pa kami. Kasi sa New Zealand, kahit summer, pagdating ng gabi, lumalamig. Kaya na-realize namin mga after a week na, anong pa tayo? Para tayong ewan, no? Dala pa tayo nadala ng jacket, hindi naman natin nagagamit. Huwag natin itong gawin New Zealand na malamig dahil hindi siya malamig. Another con naman, ito, hindi ako 100% sure ha, pero kasi nung time na bibili kami ng kotse dito, is nagko-compare din kami ng kotse sa New Zealand. Katulad nung kotse namin na Mazda CX-5. Kunyari, di ba, ang bili namin dito, 50,000. Nung time na bibili kami nun, kino-compare ko siya sa Trade Me sa New Zealand. So, same model, same year, same yung mileage almost. Pero yung price, ang laki ng difference. Tapos, tinanong ko yung car dealership. Sabi niya, dahil nga hindi ganun kadami yung mga import cars dito,
kaya mas mahal. Unlike sa New Zealand, ang daming imported cars coming from Japan. So, yun, medyo mahal ang kotse dito sa Australia, lalo na pag yung mga second hand. Let me know in the comment section below, guys. Agree ba kayo doon or parang kami lang yun nung time na yun? Another pro naman is, alam nyo ba, guys, nagulat kami as in talaga. Alam mo, nung dumating kami dito, kasi diba sabi ko nga sa inyo, pareho lang kami halos ng kotse. Na, ang kotse ko sa New Zealand, X-Trail, tapos Mazda dito, pareho silang all-wheel drive, pareho din ang laki. Pag nagpapagas ako sa New Zealand, pinapa-full tank ko siya. Siguro mga nakakaabot ako ng 110 full tank. Samantalang dito sa Australia, kasi nga regional, is, akalain yun, $60 full tank na siya. So, ang gas right now is $1.50 dito sa Australia. Pero 2 weeks ago, parang $1.27 lang yung pinapagas ko. Sobrang mura niya, guys. Hindi katulad sa New Zealand na ang mahal. Parang naalala ko, nagpapagas ako doon, $2.50, ganyan. Or, minsan mas mahal pa. Yun, kaya sobrang gulat na gulat ako. Sinabi ko pa nga sa mama, uy ma, nagulat ako. Yung gas namin, kasi sa New Zealand, bihira akong fino-full tank yung kotse namin kasi nga namamahalan ako sa gas. Ang budget ko lang dun sa kotse ko, every fortnight, $80, diba? Kung gagala man kami, dun ko na lang siya tatap upan, pero hindi ko talaga siya fino-full tank kasi nga namamahalan ako. And then, another con is wala na. Actually, nagsusulat pa nga ako dito eh. Ang dami kong pro, pero 5 lang yung cons ko. So, let me know in the comment section below, guys, kung sa tingin nyo may idadagdag pa kayo sa cons. Pero, puro pro na tayo. Meron na lang akong, isa na lang pala na pro. Ito talaga, very obvious, na mas affordable ang housing dito sa Australia. Specifically na lang sa regional areas, and pinakita ko na sa Instagram ko, yung mga housing dito is much affordable. So, ang average housing dito, as per dun sa photo na shinare ko, kasi nakita ko siya sa news nung nakaraan. So, reliable naman yung source ko, guys. Pero, hindi ko na lang ilalagay sa photo kasi nga, parang nung isang araw pa to, syempre. But, the average house price or yung median price dito, if you buy in Sydney, it's about $950. Pareho lang sila ng New Zealand. If you buy naman sa Melbourne ng bahay, siguro mga average is $744. Andito siya ha, pinabasa ko lang. And then Brisbane, if you wanna buy, $558 average. And then so on so forth. Dito sa Newcastle, medyo nagmamahal na siya ng konti. Kasi nga sabi nila na mostly na mga tao na nasa Sydney na syempre hindi na ma-afford yung housing doon is dito na bumibili ng bahay sa Newcastle kasi nga 2 hours away lang siya sa Sydney. Kaya ang average price nila dito is $675. So mas okay pa rin siya compared sa New Zealand, 'di ba? Okay guys, tapos na tayo. Ayan ang aking pros and cons living in Newcastle, Australia. And also, comparing it to Auckland. Ayan. Ay, okay. Come here. Come here. Rosie wants to say bye. Inaabangan talaga na Rosie. Bye. Don't worry, Rosie. Magvavlog tayo mamaya. Okay. Bye. Say bye. Thank you so much, guys, for watching. And what's next? And what's it? Don't make this cry. Ah, thank you. Kasi tagal ko nang di nagvo-vlog, guys. Si Rosie, normally pag nagvo-vlog ako, alam niyo naman 'yan, laging nasa camera eh. Since na puro ako lang yung nagvo-vlog ngayon, nami-miss na niya rin mag-vlog. Sana nag-enjoy kayo sa video na 'to and may natutunan kayo kahit paano. And if I missed something out, let me know in the comment section below para magawa natin ng update videos din 'to. Sabi ko nga sa inyo, this is a series video. So meron na tayong unang-unang video ko, yung mga ginawa namin or yung steps na ginawa namin sa pagmamigrate namin from New Zealand to Australia. And then the second video is yung mga bagay na dapat nyong malaman. Things na dapat nyong malaman bago kayo dumating sa Australia. So ang nangyari nun is pagdating namin, yun yung mga steps na ginawa namin. So panoorin nyo yung video na yun para at least prepared kayo para pagdating nyo dito, alam nyo na yung gagawin nyo. Ang next video ko naman sa series nito is
finding friends in Australia/New Zealand. Kasi mag-story time tayo doon, ikukwento ko sa inyo kung paano ako nakahanap ng friends sa New Zealand and dito sa Australia. And ano yung mga struggles ko. Kasi merong nag-request sa akin na viewer ko before na sabi ko gagawin ko rin siya ng separate video about it. Kaya abangan nyo siya, guys. So thank you so much, guys, for watching. And I'll see you on my next one. Bye! Don't forget, like, comment, subscribe!